Magandang araw mga katimog. Isa na namang mainit na diskusyon at talakayan ang naganap sa Senado, ang ating bigyang pansin. At ating tunghayan kung nalikom ba ng sapat na batayan ang ating mga senador on Committee on Public Information and Mass Media. Ang Committee on Public Information ay dinaluhan ng Presiding Chairperson Senator Robin Hood Padilla, Senator Grace Po, Senator Bong Revilla at ang humabol na si Senator Jinggoy Estrada. Ang committee na ito ay naglalayong ipasa ang Senate Bill 965 or ang The Enhancing Capabilities and Mandate and Organizational Structure of the MTRCB Amending for the Purpose Presidential Decree 1986 or ang MTRCB nga pala, ang meaning nito ay Movie and Television Review and Classification Board. At ang 1065 or ang Establishing Information and Communications Technology Hubs Nationwide na parehang inihain ni Senator Grace Po at currently may legislative status na pending since September 9, 2022. Ating tatalakayin ang many great points na nangyari sa Senate hearing na ito, mga katimog. Kasi napaka-interesting at napaka-init at eksplosibo yung mga nangyari sa committee hearing na ito. So marami tayong tatalakayin. Ang tatalakayin natin kung bakit importante ang Senate hearing na ito. No, dapat nating malaman kung bakit ito ay kailangan bigyang pansin, bigyang tuon, no? Hindi dapat ito isipin na nag-aaksayan ng panahon ang Senado, hindi, dapat hindi 'yon ganon. Tapos tatalakayin din natin ano ba ang current powers ng MTRCB at bakit ba ito kailangan amyendahan? Bakit ba kailangan itong i-enhance at bakit kailangan itong bigyang pansin ng mga senador? Tatalakayin din natin ang mga reaksyon ng dumalo. Tatalakayin natin yung Filipino morality and culture. Alam ko bakit may magtatanong kung bakit pa isasali ito. Malalaman nyo mamaya. Ano ba ang limitations of freedom? Ano ba pag sinabing freedom of speech? Ano ba ang meaning nito? Tatalakayin natin ng little bit, no? At ang pag-ban ng movie ng plane na talaga namang nagbibigay sa atin ng a little bit of controversy, especially kay Senator Robin Hood Padilla. So simulan natin mga katimog, mataas-taas itong mainit-init itong talakayan na ito. Medyo mahaba pero hindi naman kasi napaka-importante at napaka-interesting naman ito. Kaya sana kayo'y sumama sa akin at ating pagtuunan ng pansin ang Committee on Public Information and Mass Media. So mga katimog, simulan natin sa first question pala. Bakit ba sa lahat ng problema ng Pilipinas, ito pa ang napiling pag-usapan? Karamihan naman sa ating mga Pilipino, talagang tumatangkilik doon sa mga movies, teleserye, mga content na pinapakita sa mga different social media platforms, mga different streaming contents, video on demand. Bakit ba kailangan? Okay naman tayo dun eh. We accept and understand, no, na ito talaga ang libangan at primary source of happiness ng maraming Pilipino. Ito tayo atang isa sa mga pinaka great consumers of content. Not only in our region but nationwide. Talagang pagka may mga shows, mga movies, at ako as a Filipino, talagang hindi ko ito dinideny. I appreciate the ability of movies to and different contents, especially sa mga different platforms, streaming platforms, na para bang ako'y nate-teleport sa mga kanilang nakikita. Na I'm just in my office, I'm just in my home, in my apartment, pero through these different contents, I am able to understand the world a little bit better. No? So itong contents na ito, bakit ba ito pa ang napili ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Grace Bo na may akda ng mga different laws na ating tinatalakay at tatalakayin,
at ni Senator Bong Revilla. So, ang MTRCB kasi, given the context a little bit mga katimog, ay ginawa pa noong 1986. So obviously, sa pangalan pa lang nitong Movies and Television Review Commission Board, wala na. No, doon, sir, classification board, doon pa lang natenga na ang isang ang Philippine Regulation or Review Commission na ito. Kasi it did not take into account the surge of streaming platforms, video on demand, yung mga social media platforms, hindi ito na take into account. At dahil diyan, especially na may mga senators tayo na si Senator Bong Revilla at saka si Senator Robin Hood Padilla, na in both of their ways, no, hindi man sila magkasundo in terms of religion, but in their ways as Filipinos, nasa conservative side sila, wherein parang sa kanila ay gusto nilang lagyan ng regulation or classification yung mga contents na nire-release sa streaming platforms, sa social media platforms, sa video on demand platforms, sa free video apps, mga ganon, no? So gusto nilang bigyan ng protection ang mga kabataan. Talagang I have to make this a point. Na bigyan nilang protection ang mga kabataan in consuming contents released by these platforms na hindi sila makakita ng unnecessary kalaswaan, paglalapastangan ng mga babae at lalaki, mga sobrang violente, mga pagre-rebelde, mga ganun, no? Gusto nilang hindi ito mabigyan ng pagkakataon na maging part ng content ng isang movie, video, or anything else but, no? So yun ang pinagkukunan ng hugot ng dalawang senador na lumahok dito sa committee nito. Si Senator Grace po naman, ang sa kanya is gusto niya na magkaroon ng kapasidad ang MTRCB at yung ICT, kasi dalawa yung mga yung departments na kanyang gustong tulungan through the bills niya. Gusto niya ang dalawang ito ay makakapag-create ng communication liaison between the Filipino government and its consumers at itong mga dayuhan na mga platforms. Okay? So, ito yung parang gusto ni Senator Grace po. Sa kanya kasi, pananaw, iba, medyo liberated si Senator Grace po in terms of what are being consumed in the media as long as hindi extremely intensified. Sa kanya kasi yung pananaw na hindi dapat natin isantabi or i-hide sa mga kabataan ang mga different parang sabihin na natin obscene scenarios kasi ito ay realidad sa ating society. Hindi natin pwedeng itago na may mga pangyayari na kung saan may violenting mga tao sa ating kapuluan. May mga talagang gumagawa ng mga hindi ka nais-nais na mga paglalapastangan ng mga karapatan ng mga babae at lalaki, bata, matanda. No? Mga pagre-rebelde sa gobyerno, andun din. No? Pero gusto ni Senator Grace po na despite sa kanyang pagiging liberated on these issues, gusto niya pa rin na magkaroon ng liaison between government and streaming platforms or consumer content creators. Kasi if there will be an instance na talagang may mga contents na nag-overreach doon sa acceptable scenes ni Senator Grace po, ay pwede itong matanggal through communicating with the housing platforms. Now, very important issue. At bakit ito napaka-importante din? Kasi kung pabasehan natin sa pagsasabi ni Senator Revilla at Senator Padilla, sa kanila, ang pagre-regulate, pagre-review, pagka-classify ng different contents protects children, especially those children to teens
na wala pang kapasidad na i-understand or i-evaluate yung mga contest sa kanilang napapanood. Baka kasi iba yung interpretation ng mga bata, ng mga teens, no? Towards scenes na dapat hindi ito tularan. Hindi nila, baka hindi nila ma-classify or ma-take into account na ito palang pinanggagawa nitong taong to ay bastos at dapat hindi ko ito tularan. Kasi ang bata, pag manakita nila ito at wala kasi silang decision-making capabilities, hindi nila madi-discern kung ano yung tama sa mali, ano yung bawal sa hindi. Pag nakita nila on a major streaming platform, on a primetime television, or in a movie, para sa kanila ay tama ito. Ang mali doon, it's because children to teens, up to even 20-ish and above, are still in their character building phases of their lives. And if na-absorb nila itong mga contents na ito, and mali yung perception nila on these contents, it could be na itong mga maling na nakikita nila sa mga contents, gawin nilang as if tama ito at magiging part ng kanilang karakter. At ito ay dapat pigilan. At gusto nitong Senator Robin Hood Padilla na ang Estado ang gumawa ng paraan para ito ay hindi mangyari. So mga katimog, next chapter ng ating pag-uusapan ngayon is syempre, ano ba ang naging reaksyon ng mga dumalo doon sa committee hearing? So andun yung mga Directors Guild, meron mga Actors Guild, may nasa Office of Solicitor General, may representative ang National Commission on Culture and the Arts, nandun din yung, syempre yung MTRCB at yung head nila na si Attorney Lala at Soto, tsaka andun din si andun din ang representative ng ICT or ang Information and Communication Technology. Okay? So ito yung mga different resource persons na hope ng Senate ay makapagbibigay sa kanila ng enough information so that they can create a batas na magagamit nila towards what they're aiming to do. Correct? So yun ang naging mission nila sa Senate hearing na ito. Dito naging interesting, mga katimog, yung buong event. Kasi sa event na ito, nagkaroon ng konting opposition ang Directors Guild at ang pagnanais ng gobyerno. Bakit pa weird ito? Kasi usually, pag mga bills na positive, no, gumagamit ng words na enhancing or increasing or creating, no, na mga very affirmative words. Yung mga resource persons na nandun, usually yes nang yes nang yes nang yes, support, 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 support. However, sa instance na ito, doon nagkaroon ng debate kasi yung creators or yung mga directors biglang nag-no. Kahit yung mga producers nag-yes, yung Actors Guild nag-yes, nag-no yung mga Directors Guild. Bakit ba sila nag-no? Kasi sa kanila, ang feeling nila, ang MPRCB is not only a review and classification board, but it is also empowered to do censorship. Na kung saan, para sa kanila, ay bawal ka dahil ang bawat Pilipino ay may karapatang maghayag ng kaniyang pananaw. Or in English, is freedom of speech. Doon medyo nagkainitan kasi nga gusto ni Senator Bong Revilla, okay, na i-maintain ang pagiging semi-conservative ng Filipino in accordance to the 21st century. At bakit napaka-importante nito? Kasi as a Filipino, we are still considered a quite, siguro a scale of 1 to 10, nasa 6 or 7 tayo, na conservative society because primarily of our religion. As a majority Christian, secondary Muslim, and other entities, more of God-leaning tayo na society. Therefore, yung parang
actions ng Filipinos, even in the 21st century, is conservative. Meaning, ito yung nagiging advantage natin towards other industries, especially if tayo lalabas sa ibang bansa at mangangalakal doon, kasi we are still the people that, you know, follow rules, regulations, and have very little ambition in opposing law. Yun kasi ang conservative mindset eh. And we still believe in the concept of family, we still believe in the concept of God, we still believe in the concept of religion. Yun. Sa pananaw ng mga Directors Guild, hindi ito ang kung ito ang pagbabatayan ng powers of MTRCB, may kapasidad sila kasing mag X-rate, no? So may PG, may G, PG, SPG, tapos yung mga R13, 16, 18, tsaka X, no? So doon sila umalma sa X kasi nga sa X yun na ang may mga binabatayan kasing panukala itong MTRCB, which, you know, very layman's, very ano na to discuss. We can discuss in a separate video. Na parang may pinagbabatayan sila based on a slightly conservative parang culture and morality, no? So pag medyo sumobra doon sa parang qualifications, ini-ex nung MTRCB, so hindi ito makita sa any form, no? Hindi ito marirelease. At syempre, in terms of economics of movies, ang gusto mo talaga is as much as possible yung ratings ng movie mo nandito sa mga bata or sa mga teens, no? Para mas maraming pwedeng manood ng movie mo. Kasi the higher the R, pag R18, syempre 18 and above lang yung pwedeng manood. So kung may pamilya na may mga bata, hindi nila pwedeng panoorin. Yung mga mama, papa, yung mga ano, yung mga 18 and above, pwede nilang panoorin. Pero alam naman natin as a conservative society, economically speaking, pag manood tayo ng movie, usually kung kasama natin yung pamilya natin at may mga batang kasama, pag si mama, si papa pwede, pero yung mga bata hindi, hindi kaagad yung family unit. So hindi lang nawala yung dalawang ticket buyers mo, kundi lima, no? So nawala na yung potential mo for those persons. At talaga syempre, especially doon sa mga medyo may mga adult concepts, imbes na target yung parents sana, but since hindi nila madala yung mga bata nila, hindi na din sila manunood. Nagets nyo? Doon kasi ang problema eh. Pagka, syempre, okay sana kung nanood si mama at saka si papa, si lolo, lola, ate, kuya, na above doon sa rating, sila lang, no? Okay lang. Pero as a family unit kasi, pag pumupunta ka ng mall, pag manunood ka, gusto mo talaga pag manood ka, kasama mo is yung mga bata. Diba? Kung may mga bata kayong kasama, syempre, pag manood kayo, hindi na yung parang separate kayo. Gusto mo kasama kayong lahat. So, nawala na yung, kasi hindi pwede yung mga bata kasama, yung target audience talaga sana, hindi na din po pwede. So, yun, nalilimitahan yung mga directors sa mga ganun. At syempre, kung ikaw director, tapos yung movies mo walang masyadong nanonood, walang masyadong producers na gustong mag-backing sa'yo. So, yun ang mahirap sa economics of movies. So, yun ang talagang ayaw ng isang director. Kaya umaalma sila sa mga ganito. Kasi sometimes they have to be they have to stand out a lot, no? Kasi hindi naman pareha sa ibang bansa na yung mga movies natin ay para ay, you know, are well-funded, na may mga special effects at mga ganun kinds of movies, pwede na, may mga pang-cartoons, wala naman tayong mga ganun. So, pag mag-movie tayo, parang may pang-adult content kasi hikakayatin mo yung mga may pera sa bulsa, yun yung gusto eh. Pero usually yung may mga pera sa bulsa, may anak din kasama. So hindi mo sila mahahatak kasi hindi kasama yung mga anak nila. And besides, ayon naman din sa mga Directors Guild, meron naman daw silang fina-follow na tinatawag nating self-regulation. Now, doon sila medyo nagtatalo. Ayon kasi sa Directors Guild, since meron naman silang self-regulation na practice, buwagin na lang entirely MTRCB, and for me, against ako doon.
Okay? I have to make a stand kasi ang MTRCB is not solely for review and classificating movies and television. Sila din yung napuprotekta sa mga different products. Sila yung against piracy, intellectual property, copyright. Doon sila din ang departamento ng gobyerno na nag-defend sa mga ganitong mga projects. Kaya pagbuwag ng MTRCB sa big no-no, pero kasama din sa kanila pagka-classify at pagre-review at obviously sometimes pagbabayan ng certain movies na hindi naangkop sa any classifications ayon sa Constitution ng Philippines. So, ganun, medyo nagkainitan sila. Kasi nga, tinanong ni Senator Bong Revillian, I think importante din na tanong, ano ba ang self-regulation? Kasi ang self-regulation can be in many forms. Ang a regulation that is done by somebody na feel niya tama ito pero mali sa iba, gagawin niya pa rin. Does that make sense? Like for example, para sa kanya ang violent scenes na ito acceptable because they are realities of communities. Pero sa kabilang panig, ang mga taong nanonood o iba, tingin nila sobra namang violente ito. So, yung mga sabi namang yung mga pro self-regulation, sabi nila, well, it doesn't matter kung ayaw nila, hindi sila manood. I don't think so kasi hindi naman kasi po pwede kung walang self-regulation. Paano mo masasabi kung ano yung age na dapat manood? Baka what if yung trailer picture mo, di ba parang cartoonish, pagpasok mo doon, halaka, di ba, yung mga kalaswaan at kabastusan, yun pala ang content ng movie. So, paano mo pa, nakita mo na eh. Di ba? So, yun ang isa sa mga problema ng naging parang side by side. Medyo nagkainitan, pero at the end, si Senator Bong Revilla, sabi niya naman, hindi tayo magkaaway, kundi tayo magkakampi. Tama naman din. Sila kasi yung nagbi-bridge ng batas and consumer and makers, no? Kaya nga before mag-end ang segment na yon, parang tinanong ni Senator Robin Hood Padilla, ano ba talaga ang freedom of speech at ano bang magagawa ng estado, no? Para proteksyonan ng mga bata. So, talagang freedom of speech is not absolute. Kasi dapat may kapasidad din itong maglimita sa kanyang sarili as long as hindi ito injurious to the society of the Filipino people. Napaka broad kasi ng mga wordings ng constitution, which is I think is important kasi nga hindi din kasi na foresight ng mga creators ng law, especially ito 1986 pa ginawa, kaya vague kasi gusto nila na may room for adjustments, kumbaga ang mga taong bumabasa 20, 30 years, 100 years from now. Yun yung objective nila. So, napaka-interesting ng segment na yun, mga katimog. So, lastly, mga katimog, reactions ko on the entire Senate hearing. So, it was very eye-opening, to be honest with you. Hindi ko masyadong inisip ang impact ng social media, ng mga contents towards Filipino culture and our character building, especially for children and the teens. So, hindi ko talaga in-expect na ganun pala katindi kung hahayaan na lang natin na mamamayagpag itong mga hindi ka nais-nais na konsepto in terms of content creation. So, to me, napaka-importante pala nitong trabahong ito kasi ito na yung naging parang breathing air ng mga Filipinos. Most of us, siguro nasa 96-98%, kahit nga kakarampot yung internet o halos walang signal, we usually find ways to consume content, usually, especially visual or kahit na auditory, gagawin at gagawin paraan para makuha natin ito kasi that is how Filipinos are. It's been part of our culture, television, consumer content. So na-amplify pa ito nasa dami-dami-dami-daming content creation, especially katulad nito, no? So talaga, for me, MTRCB has a huge
challenge in front of it na through legislation and through budget and manpower, dapat nila talagang tuunan ng pansin. Kasi if we let this go, we might have a broken society 20, 30 years from now. At baka hindi na tayo makarecover. And that would be tremendously, tremendously worse for the Philippines. So, ito ay is a major, very not less understood concept, pero napaka-importante ho nating subaybayan. Especially nung magde-define na sila, ano ba ang freedom of speech? Ano ang limitation nito? Ano ba ang 21st century na moralidad and kultura ng Filipinos? Kasi if we still base it from the 1980s, hindi naman kasi accepted yung LGBTQ community by then, di ba? So we iba ang Filipino culture noon at ngayon. So before LGBTQ community parang scandalous. Ngayon, especially yung mga top earning natin ng mga artists, Paiskanda, mga ganun, are part of this community and they're very well accepted in our society. So, yun, dapat nating i-define ano ba ang 21st century Filipino morality and society and culture. Para pag magawa tayo ng batas, doon na, ito yan ang magiging pilar ng bawat Pilipino na gagawa ng batas, gagawa ng aksyon, at gagawa ng desisyon sa pamumuhay natin. So, yun ang pinaka-importante. Overall, ay masasabi ko, nasa 6 to 7 out of 10 ang committee ito. Kasi marami siyang hindi na-discuss eh. Naiwan ko kung when is the next hearing. Pero doon nga ang problema, masyado sa tayo nagbigay ng time, which is to me, is not a problem. Actually, it's just that masyadong malawak ang para bang itong cabinet na ito, hindi na natin pinagtuunan ng pansin after ilang decades pag-open natin doon, ang dami palang alikabok na kailangan natin i-dust off, kailangan natin itapon yung ibang gamit, kailangan natin lagyan ng mga bagong gamit. Yun, parang ganun kasi ang nangyari eh. So, napakalawak ng diskusyon, napakalawak ng problema ito at hindi ito kayang pag-usapan sa 2 oras at kalahati ng video na ginawa nila na live. No? Doon pa, may marami pang mga different na mga resource persons na may mga salungat na pag-iisip towards how the bill should be. No? So, to me, 7 out of 10 kasi sana hindi masyadong mahaba yung litanya ng bawat speaker. Sana binigyan sa 2 minutes, 3 minutes per response, 30 seconds, 40 seconds para mas marami silang topic sana na bigay. Although, ang advantage naman din na pahiwatig talaga ng bawat isa yung kanyang saloobin. Right? Kasi hindi pa natakil yung video games, hindi pa masyadong natakil yung mga online platforms, no? Hindi pa masyadong natakil kung ano ba ang budget na para sa information and and communications technology, ano bang mandato nito at bakit ba kailangan i-increase ang hub. So yun talaga ang mga kailangan i-define pa sa susunod na Senate hearing. So doon nagtatapos mga katimog ang Senate hearing on committee on public information and mass communication. Napaka-interesting po mga katibog. Napaka in-depth po ng nangyari at I can't put my head around it na ganun pala ka-intense ang pangyayaring yun. So, maraming salamat sa pagpapanood dito. Ang link ng buong video about the Senate hearing will be in the description below. Yung mga batas, yung link ng mga bawat Senate bills na nasa in review pa na sinulat ni Senator Grace po, ilalagay din sa link below. Gusto ko sana mag-comment din kayo para malaman na din natin, madiskusyonan din natin ano ba ang nasa isip nyo in terms of this topic. Ano ba ang sa inyo ang freedom of speech, its limitation? Ano ba ang kapangyarihan dapat o wala sa MTRCB? Nagampanan ba ng mga senador ang kanilang mga tungkulin o masyado bang nag-aksaya sila ng panahon on certain topics or is this entire hearing a waste of time and taxpayers' money? Yun ang gusto kong malaman nyo sa baba at para mas masinsinang diskusyon sa baba. Maraming salamat mga katimog at sa susunod na namang
Committee hearing sa Senate of the Republic of the Philippines.